Wala na lang. Si Ate Balay, dalawa ko palang pamilya dito. Ito opo. Din kapatid mo. Ilan taon ka na po, Ate? 29. Kaso mas matanda ka po kayo. Ano, ilan taon yung mga anak niyo po? Ito po, kapatid mo ito. No? Dalawa. So, dalawa lang sila. Ito na po yan. Lima yan. Lima? Lima yan sa sapa. Yung panganay, ilan taon po yun? That's it. Ayun po, po yung buhay din pa na ate, no? Opo. Kagaya po kayo. So si ano po, yung mister po niya, mga ilang buwan po yun na mag-ano doon? Dalawang araw man sana po yun, nagtatabas doon. Ah, nagtatabas na. Ano po, sa isang lugar, halimbawa, nilipat kayo, kasabay din sila. Opo, katulong ng asawa ko to, kayo po. Katulong din pala. Opo, magkatulong po sila. Kasi okay. Ngayon, mas naunang natapos yung trabaho ni Mr. Mo. Sabay po natapos, kundi binalikan siya yung pinatrabaho. Ah, binalikan. Walang budget ay. Okay, dito po, ilang buwan, ilang araw na kayo dito ng gano'n? May isang semana kami dito na. Ah, isang linggo na. Gusto naman yung mga kinakain niyo po, kuya. Atay. Mayroong mambaran. Kunti na pong nga nagbibigay sa inyo. May sobra pa kayong mga andyan, yung kita noon. Ay, wala lang. Pinakain mo na sa aso. Ah, wala na kayong sobra? Wala. Paano kumukuha ng pangbili niyo po ng bigas? Kung makakuha ang pangbili, mabili. Manghiram na lang sa kapitbahay. Kapitbahay. May papahiram din? Meron man. So, ayun mga kalingap no, na nabisita po natin sila dito. At nalaman po natin yung buhay nila dito. So ako po pala si Rowel Tatay, no? Kasamahan po ako ni Kuya Rene yung nakahanap po sa inyo. Isa po akong charity vlogger. So ngayon po, andito po ako para makatulong po sa inyo. Unang-una po, ano pong pangailangan nyo po dito? Bukod sa bigas po. Bigas, tapos ang gusto ko po dito, Kuya, ang gusto ko dito, makakuha kami ng bahay. Bahay nyo talaga? Oo. Tapos yung pag-aral ng mga anak ko, malapit yung sarap para lang. Malayo kasi, ay. Kaya... Landing. Tapos dito, doon dalawang oras. Oo, lakad lang yan. Bilayo nun, nung ginahanan natin mga kalingap kanina, no? Lakad lang. Sa may dagat banda. Oo, sa may dagat. So ito po, medyo bulubunduki na po yung lugar po na tatay dito. Lumasya. So bukas po, ano pong hanap buhay niyo? Wala pa rin. Wala. Naghanap pa rin. Oo, naghanap kami kung silang mapatabas dito. May kaya po. Oo, mga kalingap, no? So, ito po. Dito po kahirap yung buhay po nila dito. Nagsama po ang dalawang pamilya, no? Magkapatid, sila ate. Dalawang ano po, kayo pong dalawa nagtatrabaho. Oo. Ang bilas niyo po. Bilas. So ito po, diyan po kayo natutulog, mga bata sa loob. Oo, kami na. Tapos dito sa labas, wala man. Ako po, kung mainit dyan sa loob, ako dito sa labas. Buti naman po, pinatuloy kayo dito, tatay. Oh, bata kami nga lang tigkukuha ng mga tulong. Katulong ng mga trabaho. Kung anong pinapatrabaho. So, halimbawa, kung kukunin na po kayo ulit, ilipat naman po kayo doon sa lugar. Hindi, kung dito lang ang trabaho ko, dito lang. Dito lang kayo? Oo, oh, tapos maaaral ang anak ko, dito lang sila, ako lang sa. Paghapon, dito lang kayo. Ah, okay. So, ayun mga kalina po. Kasi na po pumayag yung may-ari ng bahay dito. October mga wait pa dito mayyari nito. So kailangan talaga na makahanap po sila ng kanilang ano, yung kanilang sariling bahay. Yun po. Ilang buwan din po kay palipat-lipat po tatay? Matagal din po. Matagal po? Sumula po nang pumunta kami dito. So taga Kapusor talaga kayo? Opo. Saan lugar po dyan? Sangay. Sangay kami sa. Ah, sa Sangay. So, ako naman. Albay ako, Tiwi. Ba't napunta po kayo dito sa sa ano po? May kapatid siya dito ay. Ah, si ate? Oo. May kapatid dito? May kapatid dito nakasawa dito. Nagpunta na sila. Tapos dito na kami natagalan. Matagal na kami dito. Trabaho din sa sur. Kaya naglipat. Mahirap ang trabaho doon sa sur. Mas mahirap doon. Mas mahirap doon. Mas maganda. Yung pagpunta nyo po dito. Maganda dito. Mas maganda. Kahit mandi. Kahit. Araw-araw yung trabaho. Meron. Kahit pa paano po, nakakukuha kami ang pansain. Halimbawa, nung may trabaho pa kayo doon, tatay,
ano po, araw-araw po yung sweldo na po? Oo. Araw-araw. Oo, na magkano din po yung nakukuha? 500 isang araw. 500 isang araw. Kumakasya na po yun sa inyo? Kumakasya naman maga. Kinakasya niyo po? Kaka-contact lang. So, ayun. Ito po ang sitwasyon ko na dito mga kalimutan mo. At ayun, nakuntahan po natin. Mabuti na lang po ngayon. Maayos na po yung tirahan niyo po. Hindi na po kagaya noon. Ano po? Nung nandun po kayo, ilang pamilya? Dalawa din po kayo? Isang bahay kami doon. At isang bahay? Oo. Sila po may bahay? Marami po yung bahay nito doon. Aminit. Kaya nga po. Lagyan mo nga ng mga dahon-dahon na ganyan sa trapan. Aminit. Nakakawa ko sana kung ano mali. Pag-uwi nga po namin dito, nagkasakit ito. Lamig na sobra po siguro ang init. Sobrang lamig yan. Sobrang init. Init po. Ang galing-galing po. Maayos naman. Okay. 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 Sana magkaroon pa rin ng isang bahay, permanent ng bahay. Opo. Mahirap yung palipat-lipat kayo, tatay. Ngayon nga po. Mahirap nga. Halimbawa, kung wala nang magpapatira po sa inyo, saan po kayo magano? Balik po kayo doon. Balik naman kami doon. Na wala kami mapatira sa amin, balik na kami doon sa amin. Kung sino po nagpapatabas, doon po kami lang. Doon po kayo. Sa lugar po nila, sa lupa nila. Pagtapos na nagawa na lang po kayo ng bali, ano? Barong-barong na lang. Kung hindi ka magtrabaho, hindi ka mag-gay. Kumusta ka? Okay ka lang. Ano na sabi mo sa buhay niya? Ikaw may ang panganay. Nilakad puntang school araw-araw. Ito nga, nakakawa nga na po sa... So ngayon, ano? Inexam na ngayon? Inexam na ngayon, nag-iiyak na. Hindi kaya ang init. Inexam araw. Masisipa, dun sila mga kalinga. Ngayon na po talaga yung pag-aaral. Isang simahan na talaga. Kabila po na kanilang sitwasyon po ngayon. Pinili po lang mag-aaral. Dalawang mga kalinga na nakaaral po. Anong mga binabaon mo? Alam po, nag-aaral ka? Anong ulam mo? Wala. Puro kanin lang. Kaya mo kainin? Isa. Pupunta pa sa dagat. Sa dagat? Ah, doon sa... malapit sa paaralan niya? Hindi po. Malapit ka sa dagat. Doon. Nahuli ka ng maisda. Grabe. Sinapun po. So ngayon, wala mong trabaho sa papa mo. Anong ginagawa niya? Dito ka lang din. Kailan niyo pasukan niyo? Dito man. So basta sa elementary, ngayon 29 daw. So 29 daw yung ano, bukas ng ano, ng eskwela. So yan po tatay, mensahin niyo po na nabisita po namin kayo. Ano pong mensahin niyo po kay Kuya Rene, yung nakatuklas po sa inyo, na napuntahan po kayo. Maraming salamat na nakapunta kami dito sa ating tirang nito. Maganda na nagkatulong saan. Sa ano po, nagpapatira po sa inyo, anong masasabi mo sa kanila? Salamat lang. Salamat ang kami pagpatira dito. Pero paano tigotos, sunod po. Ngayon makakuha. So sa ngayon po talagang ano, naghihintay pa kayo na may magpapaano sa inyong papatabas. Papatabas. O kahit anumang mga trabaho. Magtanim. So sa ngayon po, medyo bihira na lang. Bihira pa. Hindi ba
wala pang nag So ito po mga kalimutin Ilan sila? Lima. Siya po, may bahay naman po sila. May bahay sila. Ah, nakikita rin po. Iyan may-ari ano. Yung may-ari noon, isa lang yung may-ari nito. Ay, an may-ari po nito, taga Manila. Kausap mo lang po. Hindi pa nagsisalita yan. Ito ay mga kalingap na. Dito po si Kuya Rene. Dito po Kuya Rene. Maliit. Basta may tirahan. May tirahan lang. Masasabi niyo pong sa inyo. Hindi na kayo mapapaalis. Kung ngayon, binigyan po kayo ng ano, hanggang saan lang titira dito. Hanggang October lang. Hindi man sa amin nagsasabing mag-alis na kami dito. Oo. Basta nandito. Basta ano lang, bebenta daw nila. Or papagawaan ng bahay. Papagawaan daw itong bahay. October daw kung papagawaan ng bahay. October daw mapagawaan ng bahay dito. Ah, okay. So basta ano, malayo pa, may mga ilang buwan pa lang. So sana po mahanapan po natin talaga mga kalimut na. Kasi nakawawa po talaga yung ilaw, sitwasyon po ng mga anak po niya. So ngayon po tatay, may dala po kami ditong bigas. May sasain na po kayo? Nagkain na kayo? At may dala po kami bigas dito para po sa inyo. No? So mahal din ngayon ang bilihin ng bigas ngayon. Di ba po? Salamat po. Salamat po. Dala, dalawa dong. Dalawa. Akin na yun. Isa. Ayan po. Tigisa po kayo nito. Isa pa rin. No? Para po sa pinaatin. Okay lang po. Pumunta dito kahapon? Ibinita ng may-ari. Meron po. Sino? Ayaw ko po yun. Nag-alis na siya. Nag-ayaw ka na kita. Maga. Sinong sabi daw na may pumunta kahapon? Sa'yo may pumunta dito kahapon? Meron. Sino? Mga kalingap daw sila? Hindi ko alam. Akala ko kasama ninyo. Blinag? Blinag sila? Kasi ako nakapag-stalk din eh. Kadalawa. Hindi ko man yun alam. Bala. Kailan sila pumunta dito? Kahapon lang? Oo. Nakamotor? Oo. Dalawa. Dalawa sila. Matagal na yun. Na nagbablog sila? Mm-hmm. Hindi. Kasi kung kalingap yun, dapat mapapansin yun. Tinanong ko si Tatay Francis, sabi niya, wala pang nakapag-vlog sa kanila. Si Butong. Wala kasi, naman siya kahapon. Kasi doon ko yan natagpuan sa may bukid, nagtatapos ang damo. Sabi ko tayo, may nakapag-vlog na pa sa inyo, ay wala pa. Kahapon, wala naman yan. Dalawang beses ko yung binalikan, pangatlo ko yan. Na-refer ko dito kay Dood, kasama namin. Ay, pareha silang magkapatid, ano. Pareha sila. Marami yan, magkarapatid na yan, na ganyan ang ano, papa-eskwet. Meron. Masabing ko muna sa kuya. Huwag kayo magsabing ako nag-ano. Hindi, silang masabi. Dalawa, silang dalawang magkapatid. Oh. Ang na-vlog niya. Hindi naman yan alam kahapon. Nung lalaki at wala naman. Sabihan ko na lang na sa sunod pagpan kasi. Ito. Kuya Francis. Sabi sa akin, hindi na. Kuya Francis. Kuya Francis. May nakapag-vlog ba sa inyo dito kahapon? May pumunta dito? Iwan ko, wala man ako dito. So may sabi kasi yung kapitbahay nyo dito, may nag-vlog daw sa inyo? Wala man ako, dahil ko manalang dito. Wala man ako dito. So sino dito kahapon?
pagkaganyan, wag na, kasi ako ang nakatuklas sa inyo eh. So paano kayo mapapabahayan yan kung sakaling may nagbagang ng iba? Hindi ko naman alam. Kasunod, pag may pumunta rito, sabihin nyo, may nakatuklas na sa amin na kalingap. Hindi na kami magpaano sa inyo kasi pag hindi pa tapos yung tulong namin sa inyo, tuloy-tuloy pa, tapos may nag-vlog na iba, ay pangit anuhin. Tingnan. Ikiklaim nila na sila ang nakatuklas sa inyo. Sabi ang plan. Diba nagtanong ako sa iyo kung may nakapag-vlog niya sa inyo, sabi mo dun sa may bukid, sabi mo wala pa. Hindi ko naman alam ka. Sabi mo si misis mo. Oo. Sabi mo si misis mo, sa sunod, pagkang sakaling may pumunta rito na gusto kayong i-vlog, sabi mo, hindi po kami pa-vlog kasi mayroon na po kaming ano, lalo yan, malaking channel yan. Maraming sponsor, maraming viewers na manonood sa inyo. Iwasan nyo yung ma-vlog kayo ng iba. Hindi naman sa pinagbabawalan. Pero kung tapos na ang aming tulong sa inyo, pwede na kami mag-vlog ulit sa iba. Ano po? Sabi mo si misis mo. Nakaraang buwan, may nag-vlog na sa inyo? Wala pa. Ako nga lang kapag-vlog sa kanila. Nakaraang buwan? So, siya? Sa bukid? Oo, doon, nagtapas kami doon. So, tanungin natin si misis mo kung may nag-vlog sa inyo kahapon. Mamaya, tanungin natin. Oo. Kahit hindi kalinga. Hindi ko naman alam. Wala mo na dito kahapon. Nasa, kanya kami, sa dagat kami. Tanungin natin siya. Ano pong trabaho? Dito lang po kayo sa bahay. Dito po sa bahay. Kung business, natulog po kasama ko. Magtatabas po. So yun po ate, no? Matutulong-tulong po kayo kay tatay. Kasi ngayon ba? Hindi ako nagkakatulong. Oh, may mali. Ilang taon na po yan? Ito na po, itong buwan. Itong buwan. So, grabe po sila makakalingap, no? So, yun siga, na medyo emotional po si Langga. Ngayon, no? Ang gaga. Nawa po siya makakalingap sa sitwasyon po nila. Grabe po, wala po silang sariling bahay. Palipat-lipat lang po sila kung saan po sila napaan. Saan may trabaho, doon sila maggagawa ng kubo. Ano? Kagaya ngayon, di po sila na permanente dito. Bali, ano po, problema po yun sa kanila. Sa kanilang magulang. Kung saan naman titira. Kung saan naman sila gagawa ng kubo. Isa pa, nag-aaral yung mga anak po niya doon po sa baba, mga kalingap, yung sa may dagat. So ngayon, eh no, sana matulungan po natin mga kalingap. Hindi man tayo makapag-abot ng medyo yung agarang tulong. Sana po paunti-unti mabigyan po natin sila ng agarang tulong po ng mga kalingap. So ayun, nakabili po tayo ngayon ng bigas, no, kasi ito sa pinaka-importante po na pagkain natin. Bigas po. At ngayon po, magbibigay din po ako ng konting cash po mga kalingap para po sa kanila, no? Yan po tatay, meron po 1,000 po para sa inyo, no? Sana po makatulong po sa inyo. Si ano po, sila ate din po. Yan po. Oo. Tapos yung magbe-birthday bukas. Halik. Ah. Ayan, meron kang. Ayan, may 200 ka. Anong masasabi? Salamat. Salamat po. Ayun din na salita na. Ayun po sila. Ang grabe, magang pamasko. Oo. Magang pamasko. Salamat lang po. Ay dong, nag-turn off na dong. Ano siya? Na-overheat. Ayun po mga kalingap, no? Nandun si... Ano lang? Salamat po. So ayun mga kalingap. Sa konting paraan po mga kalingap, makapag-abot po tayo ng tulong po sa kanila, no? At sana po, inahangad po namin mga kalingap na sana may tutulong po sa kanila, no? Deserve po talaga nila matulungan. Isa po sila sa pamilya na talagang, isipin niyo po yun, walang sariling bahay, may pamilya po sila, 4 po ang anak po ni ate, sa kanya po 5. So, bali isang bahay lang po sila, halimbawa po, kung saan po titira yung isang kapatid po niya, doon din po sasama po yung isa kasi nga. Christian! Ha? Ingat kayo dito. Apo. Huwag ka pong mag-analak. Hindi naman kami. Nagsabi naman po kami. Oo, oh, yun. Maganda yun. Sige, Ate Lani, ha? Apo. Ingat kayo dito. Apo. Bye-bye. Apo.
Kailan po kayo mabalik? Basta mabalik lang kami dito. Pagka may blessings na mga ano. Naghihintay po kaya si nanay. Sinanay ko po. Oo, sige lang. Basta pag mayroong ano, unahin muna kayo. Kayo muna mauna. Sinanay nyo, ihuli lang yan. Kasi pag may bahay kayo, pwede muna siyang panahamantala din sa inyo. Tapos gagawin natin ang paraan para magkabahay ulit siya. Pati sila ate. Basta yung bilin ko po sa inyo. Masahan mo yan? Oo, sige Kuya Francis. Wala man daw to. Hindi man daw natuloy. Ay grabe, galing. Paano yung company mo? Ay, wag na masugatan. Mapurol. Tara, tara. Maano, makakuha yung kamay mo. Mapurol.